Amirado po ang Department of Agriculture na may hamon sa supply ng bigas, pero masusolusyonan daw ito sa pamamagitan ng mas nataas na produksyon. Ito po ay matapos magbabala si House Ways and Means Committee Chair Representative Joey Salceda na posibleng sumipa ang presyo ng bigas dahil sa tagtuyot sa China. Saksi si Bernadette Reyes. Mabilis na raw maubos ang bigas na ibinibenta ni Ronald sa Trabaho Market sa Maynila. 38 pesos kada kilo ang benta niya rito. Pinakamura na raw sa naturang palengke. Wala kaming stock na bigas ngayon na pang 38 kasi nagkaubusan. Hindi yung imported kasi medyo mataas ng konti. Nasa 45 to 50 ang imported niyan. Pero babala ni House Ways and Means Committee Chairman and Albay 2nd District Representative Joey Salceda, maaaring sumipa ang presyo ng bigas sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa tagtuyot na nararanasan sa China. Batay sa datos na nakalap ng GMA News Research, ang China ang pinakamalaking producer ng bigas sa mundo. Sila rin ang isa sa pinakamalaking exporter nito. Noong 2020, 2% ng bigas na ini-import ng Pilipinas ay mula sa China. Noong 2021, ika-apat din ng China sa mga bansang pinagkukunan natin ng bigas. Ayaw maging negatibo ni Salceda, lalo't may iba pang mga hinaharap na krisis ngayon. Pero may pagkakataon pa raw para kumilos. Ako, umakyat between 3 to 6 pesos ang retail price natin. Kasi ngayon, as of August 31, nasa yung Wellbeam 40, yung Premium 47, yung 50. I'm talking about yung Wellbeam. Bago market between 3 to 6 pesos. Iikot ngayon ng ating Pangulo, sana isa sa mga mensahe sa iikot na sa ASEAN na ay pasiguraduhin na i-advance na po niya yung mga kontrata natin sa pamimili kahit magbayad tayo ng konting premium. Ayon sa Department of Agriculture, may hamon sa supply ng bigas ngayon. Pero masosolusyonan raw ito sa pamamagitan ng mas mataas na produksyon. Ang supply ng bigas talagang medyo kulang. Ang pagkukulang ng bigas sa March, April, May ay maaaring matugunan kung sakasakali makakapagtaim tayo ng second crop natin beginning September, October ng mas malaki. Ayon sa Department of Agriculture, maaari rin mag-import ng bigas ng Pilipinas mula sa mga bansa gaya ng Vietnam at Thailand at sa iba pang mga lugar na maaaring sobra ang produksyon ng bigas. Pero tanong ng samahang industriya ng agrikultura o SINAG, paano makakapagparami ng produksyon kung hindi na kaya ng mga magsasaka ang mataas na gasto sa pagtatanim? Hindi pa niya na ilalabas ang pondo sa mga magsasaka para sa 5,000 pesos na cash subsidy pati ang fertilizer subsidy na pinangako ng DA. Up to now, hindi pa binibigay sa magsasaka. Yun sana, makabili sila ng additional tubig, pangbili ng pesticide. So, hindi na ibigay ng ating government. Ang DBP na ibigay yung kanilang portion, ang landmark dahil nirequire nila ang Department of Agriculture na magpalitrato yung mga partners sa kanila sa DA. Ang aking instruction ay makipag-ugnayan ng aming regional director sa landmark. Ang epekto ayon sa SINAG, maaaring tumaas ng 3 hanggang 4 pesos ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Ibig sabihin, ang 38 pesos na pinakamurang bigas ngayon, maaaring tumaas sa 41 hanggang 42 pesos kada kilo. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang malalaking pamilihan sa Metro Manila, mula July 1, tumaas na ng 2 pesos ang special imported rice. Piso naman ang taas presyo sa imported regular milled rice. Pero walang pagbabago sa presyo ng mga local rice. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi